Good day! Ang topic naman natin ngayon ay pang-terrace na bakal. So, kung mapapansin nyo, ito yung buong bahay. Eh, nagbubuhos na sila dyan. Ayan. And then, ito yung terrace. Hanggang dito lang yung poste nyan. Hanggang dyan. Tapos, yung part na yan, yung buong yan, cantilever na yan. So, nakasuspend yan. Kaya mapapansin nyo, yung bakal biglang lumapad pagdating sa part na yon, para yung vertical strength niya mas matibay. With regard sa pagbabakal niyan, mapansin nyo, yung support bar to, hindi to main bar. Kasi ang rule natin lagi, yung mas maigsing span, dun yung ilalagay yung main bar. Yan yung, yan o. Kasi maigsi yan eh. Yan, maigsi yan o. So maigsi. So dyan yung main bar. Tapos yung pinaka support bar, dapat manggaling dito. Papunta dun. Diretso yan hanggang dun. Huwag na po kayo magpuputol dito ng bakal. So even yung beam, mula dun sa dulo, hanggang dito, hindi po pinutol yan. Nag-slant lang konti. So, umiretso hanggang doon sa gitna. As much as possible, pag magte-terrace po kayo, laging diretso yung bakal. Huwag po kayong mag-i-splice dito. Kasi nag-invite kayo ng disaster. Kaya, diretsuhan lahat ng bakal. Pati floor, diretsuhan. Pero bakit nakabend yung bakal na to sa flooring? Yung support bar. Kasi, ang terrace, ideally, meron kayong 5 cm na drop. Mas maganda kung mas malaki. Ang problem sa mas malaki, napapatid yung tao. So 2 inches or 5 cm na drop. Kaya meron yan ganito. 2x2 to eh. So 5 cm halos yan. So from the flooring, the drop yan. Tapos ito na yung bagong height ng floor sa terrace. So yung mga tubig, hindi papasok dito. Kahit lakas ng ulan. So ngayon, yung sa bakal niyan, kung mapapansin nyo yung anilyo is standard na distance 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 6 tapos 8, 8, 8 hanggang dulo. So ganun din sa kabilang side. So 2, 3, 4, 6 tapos 8, 8, 8 hanggang dulo. Pero pagdating doon, hanggang matapos na lang. Pero yung left to right, makitid to 2, 3, 4, 6, 8 tapos yun 2, 3, 4, 6, 8 tapos dito yung maluwag na part kasi dalawa yung nag-hold sa kanya, kaliwat kanan. Itong side na to, isa lang yung part na nag-hold, of course yung kinapit ang poste. Tapos dun wala na nag-hold dun kasi suspended nga siya. Ganun din dito. Dito naman ang nag-hold sa gitnang beam is left and right, kaya dun yung compression. Okay, tapos hindi lang po bakal ng bakal, sige lang ng bakal. Gawan nyo rin ng technique. I-discuss ko sa ibang video ko yung crank bar. Kung mapapansin nyo, tatlong 16 yan. Tapos, nag-crank yung isa. I-discuss ko sa ibang video ko yung paano pag-crank bar. So technically, lahat ng suspended slab ko na mahaba, nag-crank bar ako. Pero yung mga 2 meters, hindi na ako nag-crank bar. Pero ito kasi, suspended. Kaya nag-crank bar tayo. Naka-cantilever kasi siya. So, isang side lang yung may support. Ngayon, secured ka na sa vertical motion dahil matibay yung left and right mo na bakal. Tapos, nag-crank bar ka pa. Tapos, vertical, okay ka na. Ang next na problem mo is yung left to right. Para maiwasan yung left to right, kasi may lindol tayo na vertical, up down. May lindol tayo na left to right. Para maiwasan yung left to right na lindol, maglagay kayo ng X na bakal, cross na rebar. So ideally makapal dapat 'yon. So 16 nang nilagay ko. Sa dulo noon, nakakurba 'yan pataas tapos nakalock. Importante 'yung pagkurba pag dating doon, kurba tapos lock. Laging ganon. Doon din sa kabila. Aakyat 'yan tapos lock. Para makokompress 'yung semento. Tapos pagdating dito, nag 45 degrees. Tapos nag-drop. So, grabe yung kapitan na magaganap dyan.
Ang purpose niyan, hindi siya magle-left-right na lindol. So, secured ka na sa uptown na lindol, secured ka pa sa left-right na lindol. Yun yung purpose niyan. Okay? So, share niyo yung video ko pag gusto niyo pang matuto yung iba. And salamat sa pag-click. Hopefully, mag-subscribe kayo and share niyo. Okay? Thank you!